Hi everyone! Hello mga kabibis, this is Vici and welcome to... Hi everyone! So dahil nga sa wala ni isa sa inyo ang nagtanong kung magkano nga ba yung ginastos ko sa aking pagta-travel sa Thailand. Ganun ba? Paano ba yung tanong ko ganun? Ulit. Hi everyone! So, dahil nga sa wala ni isang nagtanong sa inyo kung magkano nga ba yung ginastos ko sa Thailand, i-share ko pa rin. Para may content ako. Charot. Ang dami kasing nagtatanong sa akin, mapa-comment section sa Facebook, YouTube, Friendster, Grindr, Twitter, ganyan. Ang dami nagtatanong kung magkano nga ba lahat, ginastos, ganito, ganyan. Ayan, basahin nyo na lang. Ano? So, ito po lahat ang magagastos ninyo kapag namasyal kayo sa Thailand for 5 days. Ayan po lahat. Yun lamang po. Thank you for watching. So, ito. So, sisimulan ko na to sa nagastos ko mula airport sa Clark, Pampanga. Kasi, makakaiba naman tayo ng panggagalingan. Baka sa Manila kayo or sa kung ano-anong lugar, diba? So, una, para sa ticket. Unahin na natin ang ticket kasi ito yata ang pinakamahal sa lahat. Oo, ito nga. 26,000 plus yung binook sa amin na ticket. Dalawa kami ng kapatid ko. Pero ang ibe-breakdown ko lang sa inyo, yung gastos ko for one person lang ha. So, nasa 13,000 plus. I-round off na lang natin. 14,000 po. Round trip ticket. Clark to Bangkok. Bangkok to Clark. Then, kapag magta-travel ka kasi, kailangan mo ng travel tax, syempre. Kasi hindi ka naman OFW. Kung alis ka ng bansa for work, wala kang babayaran. Pero kapag alis ka ng bansa para lang mag-travel, may babayaran kang travel tax. 1,620. Pagdating ko sa Bangkok, bumili ako ng SIM card worth 299 baht, which is equivalent to 480 pesos. 15GB na siya for 7 days. Hindi mo na siya mauubos. Keri na. Tapos, pamasahin namin mula airport sa Suvarnabhumi Airport hanggang accommodation. 4,200 baht. Pero kasama na po yan yung trip namin sa Pattaya sa 4th day namin. Pag i-convert mo yon nasa 6,720 pesos. Sa hotel naman namin, 5 days yon 6,600 baht. 10,500. Gawin na natin 11,000 pesos. 5 days sa hotel, 11,000 pesos. Sa may Khao San Art Hotel yon. Malapit siya sa Khao San Road. Praartit Road. Malapit siya sa mga pier. Maganda rin yung location ng hotel namin kasi malapit lang kami sa mga sakayan. Yun lang. Nagastos namin sa first night namin doon. Okay, day 1 na tayo. So dito, hindi ko po isasama yung pagkain. Kasi nahirapan ako i-breakdown yung gastos ko sa food. Kasi, paiba-iba. Tapos ano, may mga time na bibili ka ng tubig, diba? Bibili ka ng drinks. Tapos lalo na nung nag-ano kami, mga street foods Chinatown. Diyos ko, hindi ko na maalala yung presyo ng iba. So, bubukod natin yung food. Pero para magka-idea kayo, mura lang po yung mga pagkain dito. Marami ka madadaan ng mga karinderya habang namamasyal kayo. Di siya totally karinderya, parang mga boot-boot na mga kainan. Ang 80 baht mo or 120 pesos, mabubusog ka na. May manok ka na, ganun. Tapos, ang kanin nila dito is 10 baht, halagang 16 pesos lang. Ganun, isang sukat nila ng kanin. Pagkakain ka dun sa mga madadaanan nyo lang, na mga bangketa-bangketa, ganun, aabot lang ng 100 baht siguro yung magagastos mo, nasa 160 pesos. Pero may mga mumurahing restaurant din, gagastos ka din ng around 150 to 200 baht siguro. Mayroon din mga fast food, ganyan. Ganun din, 150, 200, 250 baht, ganun. So, siguro ang budget mo dito sa isang araw is abutin ka din ng 500. Ayan. So, ayan, inabot na ako ng gabi kakashoot kasi parang wala ako sa align kanina na maggawa ng breakdown. So, itutuloy natin ngayon. Sakit yung chan ko. So, isabay ko na itong mga requirements kinailangan sa airport. Kasi marami din nagtatanong bukod sa mga expenses. So, ang mga kailangan sa immigration, passport, syempre. Kailangan, alis kang bansa, wala kang passport, di ba? Passport, ticket, hotel booking, itinerary, e-travel,
Tapos kapag OFW ka na nagbakasyon dito, tapos magbabakasyon ka sa ibang bansa, minsan nahanapan ka nila ng OEC or kung wala, yung return ticket mo pabalik sa bansa kung saan ka nag-abroad. Pero optional lang to, minsan hahanapin, minsan hindi. Sa akin kasi ang hinanap lang, OEC, yun lang. Tapos mabilis lang naman sa akin, kinatakan agad. Wala nang tanong-tanong pa masyado. So bali yung hotel pala namin, free breakfast na po yun. So hindi mo na po problemahin yung kakainin mo sa umaga. Lunch tsaka dinner na lang, tsaka kung nagme-merienda ka, ano. Ang daming details. Nahihirapan ako, B. Day 2. Nahihirapan ako, B. Nahihirapan ako magsalita. Ang haba nito, Diyos ko. Gigil ako sa inyo. So, day 2 na tayo. Nahihirapan ako. Wait lang. Hi, Diyos ko. Nakailang reshoot ako. Nakailang breakdown ako, guys. Kasi nahihirapan ako magsalita. Hindi po ako sanay sa ganitong podcast. So, bukod dito, ginawan ko ng bago. Ayan. Round trip ticket for 14,000 pesos. Pero hindi ko na po ito ginastos kasi nga may nag-sponsor sa akin. Of course, ang aking major sponsor na Rotana Hotels, Central Hotel in Middle East. So kung gusto nyo mag-book ng hotel, piliin nyo na lang ang Rotana Hotels. Bisitahin nyo lang ang rotana.com. Masasalamat ko yan sa kanila dahil sila yung nag-sponsor sa akin ang aking round trip ticket. Travel tax, 1,620. Internet SIM, 480. Fare expenses, mga pamasahe ko na to, lahat na. Tinotal ko na lahat, hindi ko na iisa-isa yun. Lahat ng pinuntahan kong tourist destination, galing airport pa puntang hotel, papuntang hotel, papuntang airport, lahat na. Ang total nito ay 8,784 pesos. Hotel namin is 11,000 pesos for 5 days. So sa mga entrance fee ng mga napuntahan kong tourist spot, Temple of Dawn, 320 pesos. Golden Mount, 160 pesos. Marble Temple, 160 pesos. The Grand Palace, 800 pesos. Mahanakhon Skywalk, 1,408 pesos. Nungnuk Garden, 1,360 pesos. Yung iba, mga free entrance na. Like sa Icon Siam, maganda doon, free entrance, kaso mapapagastos ka sa pagkain doon. Kasi mamahalin yung mga restaurant. Sa Chinatown din, free entrance, pero mapapagastos ka sa street foods doon. Okay, so souvenirs, estimate ko na lang ito ha, 5,000 pesos. Tapos sa foods, estimate ko na lang din 5,000 pesos. At least 1,000 pesos per day yung food. Pero sobra na ito ha, for me. So yun lang, ang naging total nito ay 50,092. So tama yung mga sinasabi ko sa mga followers kung nagre-replyin ko na 40,000 to 50,000 pesos. Good for one person lamang yan. Pero hindi ibig sabihin na kapag dalawa kayo, ito times 2 nyo na yan. Mas makakatipid kayo pag dalawa kayo kasi siyempre, sa hotel, alam nga naman, maghihiwalay pa kayo, di ba? Hindi mo na yun ito times 2 kasi magkasama naman na kayo. Tapos sa ibang mga pamasahe din, like sa taxi, hindi naman pwedeng magkahiwalay kayo ng pamasahe doon. Pero yung 5 days, guys, yung lahat ng pinuntahan namin, kaya nyo pagkasyahin into 4 days. Actually, yung 5 days namin, ang dami naming bakanting oras doon na wala kaming ginagawa ng kapatid ko. Minsan, nag-edit lang ako ganun kasi may time din na umuulan. So, mahaba na talaga yung 5 days sa lahat ng pinuntahan namin. Kaya nyo siyang pagkasyahin into 4 days. So, 50,092 yung total na gastos. Pero ang ginastos ko lang, nasa 35K lang kasi nga, sponsor lang naman yung ticket ko. So, yung 50,000 na gastos for 5 days, hindi ko sure kung maliit ba yun or malaki na kumpara sa mga ibang nasubukan ng mag-travel sa Thailand for 5 days. I-comment nyo na lang sa mga nakatry para magkaroon ng idea yung iba kung malaki na ba yun or may mas mababa pang pwedeng gastos yun sa 50K. Wala kasi akong idea. Sa mga taga Middle East pala na gustong pumunta sa Thailand, kayang-kaya yan, i-push nyo na kung gusto nyo makapunta sa Thailand. Maganda siyang experience, hindi kayo magsisisi, di ba? Reward mo na rin sa self mo. Ako nga kasi, 8 years na ako nag-work sa abroad, tapos lahat ng sakay ko sa aeroplano, pagbaba, trabaho. First time ko lang din naman mag-travel ng gano'n na yung pagbaba ko, hindi ako mag-work, na mamamasyal lang. So, kung hanggat kaya nyo, wala nang kayo masyadong responsibility dito sa Pilipinas. Pag ipunan nyo, i-push nyo, maganda siya. At napaka-solo traveler friendly ng Thailand, kaya hindi ka matatakot na mamasyal mag-isa doon. Masarap i-explore ang Thailand. Para ka lang nasa Pilipinas. Kung sa ticket naman, hindi niya ako maasan pagdating sa ticket booking kasi hindi naman po ako nag-book ng aking ticket. So, maghanap na lang kayo ng mga travel agency ba or mga nabubook ng ticket na mura. So, yun lang. Lalagay ko sa comment section yung breakdown kasi nahirapan ako talaga isa-isahin na local.
Thank you for watching. Hindi ako mahiling sa, hindi ako magaling sa podcast na ganito, guys. Nabubulol ako lagi. So, sana nahalinawan kayo. Thank you for watching. Muli ito po ang inyong Hatipul Albert Castro. Nagsasabing no to toxicity, let's make people happy. Dantok na ako, guys. See you in my next vlog. Blah, blah, blah.